Hello, good morning guys. Meron naman tayong ayusin ngayon. Microwave oven. Ang brand po ay Media. Ito po siya guys. So, ang problema lang po ito guys ay mag-sparkling. So, testing natin. Maglagay tayo na. On natin yung microwave oven. Ayan. Tsaka ilagay natin yung tinapay. Check natin. Kasi ang problema nito guys, kasabi sa customer, mag-sparkling daw. So, testing natin. Okay. Hintayin lang natin guys hanggang matapos. Okay. Natapos na. So, check. Umiinit natin, tinapay. Oh, umiinit siya guys. So, tingnan natin yung template. Ah, kaya pala nag-sparking guys. Kaya nasunog yung template. So, ano natin? I-cleaningan natin pagkatapos. Palitan natin yung template na yan. Okay guys. Dito tayo mag-trouble. Ito na guys. Ayusin na natin yung microwave. Ang problema po ito guys, sparking. Kasi po yung template dito sunog. So mamaya na yan, palitan natin. So ang unahin natin, linisan natin sa loob mismo. So may limang screw guys, so kailangan tanggalin natin. Kung mag-repair kayo ng microwave oven guys, be careful kayo kasi high voltage po yung capacitor. May tendency na makorentihan kayo. So mag-ingat kayo guys, very dangerous pag mag-repair kayo ng microwave oven. Hindi basta-basta guys, buhay buhay yan. So, kailangan mag-ingat tayo. Pag natin madaliin, kailangan nakapokus tayo sa pag-repair para hindi tayo ma-aksidente. So, magsana natin guys kasi nakalala na yung limang screw. So before tayo maglinis guys, kailangan ko po tawag nan, pakilala ko sa inyo yung parts nito. Sa microwave guys, meron tayong PCB, siyang nag-control lahat. Ang meron dito, meron siyang IC, capacitor, resistor,
tawag na yun, more on IC siya guys, sa loob ng PCB. Meron tayong relay. Ito, relay to guys. Yung itim. Meron dito yung ano, limit switch. May count natin. 1, 2, 3. So, may tatlong limit switch guys sa microwave oven. Kasi siya na nag-control sa pintuan. Kaya, close and open. So, meron ditong ano guys, lamp or light. Kadalasan pag masira yung light is busted. Maputol yung filament. Meron ditong, ito yung tinatawag natin na magnetron guys. Siya ang nag-control or siya ang umiinit sa oven. Ito yung pinakadelikado guys, yung kapasitor, kasi yung kapasitor na voltage is 2100 volts AC. Meron tong nakapundo guys, pag tanggalin nyo to kailangan i-discharge nyo muna gamit ang screwdriver. So meron ditong ano guys, diode. Ito fuse. Ito yung transformer. Ang transformer siya ang mag supply sa magnetron. Siya magbigay ng supply, power supply. Meron dito tayong ano guys, blower or tinatawag natin na fan motor. Kaya nag-sparking guys kasi yung ito, yung magnetron nakatutok dito sa template. Ito siya guys. So linisan lang natin to guys, pagkatapos palitan natin yung template. Okay guys. Ito pala guys, hindi ko pa na ano. Ito yung thermal thermal or thermostat, siya ang magko-control pag umiinit. Ito normally close po ito. Pag na ma-reach na yung temperature guys, mag-automatic off 'yon yung thermostat natin. Ito dalawa. Ito, meron siyang heater. Ito, heater to guys. Meron siyang maliit na PCB dito. So, linisan lang natin. Kailangan malinis yung control natin guys.
Sana guys, linisan natin sa loob kasi madumi. Tsaka ito yung problema niya guys, nasunog yung template. So yun ang dahilan pag mag-sparking. So dito medyo ang dumi. So linisan natin guys. Walang tayo ng basahan guys para matanggal yung dumi. Okay na po siya guys, so medyo malinis-linis na. Kaya kaya dati ano, grabe. So tanggalin na natin yung template guys kasi palitan natin. Ito guys, nasunog. Nasunog yung template kaya minsan mag-sparking. Kasi nakatutok po to sa magnetron guys. Ito yung magnetron. Yan ang pag umiinit yung siya ang mag-produce ng init sa loob. So, para ma-init yung pinag-initan natin like tinapay o mga pagkain, kanin, ulam. So ito guys, kailangan din linisan to kasi minsan mag-spark din to. Kaya nag-spark to. Nasunog. Kasi yung magnetron guys, para siyang magnet. Kailangan linisan natin. Ang dumi. Mayari nito parang hindi na nakapaglinis. Marami ang dumi guys. Kailangan linisan natin. Tanggalin natin mga itim-itim. Dito ang dahilan pag mag-spark yun. Diba madali lang ayusin guys pag mag ano yung problema, sparkling lang kasi palitan nyo lang to, bumili kayo. Hindi ko alam yung magkano yung pressure, yung presyo nito siguro mga 250 I think.
So approximately lang guys. Hindi ko po alam kasi hindi ko pa nasubukan bumili. So ang gagawin ko lang, kukuha lang ako sa kabilang oven. Hanap ako. Na guys, medyo malinis na. So meron na akong pampalit nito guys kasi nasunog po ito. So palitan natin ito guys. Parehas lang itong model na to. Difference mo. Ito yung bago. Ito yung luma. Sunog. Kailangan hindi siya masunog guys. So ilagay na natin guys. Para matapos na natin yung video natin. Ito na siya guys, bago na siya. Ito yung luma. So ibalik na natin. So ibalik na natin yung cover guys. Pina malinis na ito. Connection, okay, hindi siya loose contact. Okay. So, balik na natin yung cover, guys. Balik natin yung screw, limang screw. Balik natin sa gilid, naka-fix. Ito hindi pa naka-fix. So okay na guys, na-fix na natin yung cover. So ipakita ko sa inyo yung brand. Ito yung brand guys, Media Microwave Oven model EG930EHM. Rated voltage 220 volts. Rated frequency 60 Hz. Rated input microwave
1450 watts. Grabe, lakas kumain ng kuryente nito guys. Yung rated output microwave 900 watts, microwave frequency 2450 megahertz. Grabe. Rated input grill 1000 watts, made in China. Okay, so testingan na natin guys. Dapat kailangan guys maglagay kayo ng plywood kasi para hindi ma-scratch yung tiles. So ano natin, sana success tayo. Ito na yung bago guys, bagong plate, nalinisan ko na rin. So nakalimutan ko ilagay yung so guys. Paglagay nito guys, meron siyang palatandaan or mark. Ayan, ganyan. So, kuha tayo ng tinapay. Ito na siya guys. So i-on natin. Saksak. Yun, nakasaksak na siya guys. So naka, meron na siyang power. So ilagay na natin yung tinapay. Testin na natin. 30 minutes. Ano, 30 seconds. So hintayin natin. Hindi na siya nag-spark. Off natin yung light. Ako ang nakita eh. So okay na siya guys. Buksan natin. Ayun. Mainit na. Ayan. Mainit siya guys. Lagdagan natin. 30 minutes. Test ulit. Yun na, natapos na siya guys. So buksan natin. Yun, di ba? Init siya guys. Hindi siya masyado kanina guys, masyadong umuusok kasi po. Inawan natin. Kasi po sunog po yung template. So okay na. Init na yung tinapay. Medyo matigas na siya guys. Init.
Okay na natin. Okay na yung unit natin, guys. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel, guys. S.C.J Tech Vlog and my Facebook page S.C.J Tech Vlog. Thank you, guys. Bye-bye.